sa mga ano, mga teens ka pa ba? Hindi na. Mga young 20, young actor, young male star na ang daming sakit ano. Sakit naman na hindi na ako teens na. Ano ba? Dati teens na. Ano to? Hindi na mag-grow. Ay, na isa sa mga parang pinapantasya ka ng mga ano, lalo ng mga Becky. Ito ba? So, alasus ko. So, anong ano mo doon? Okay sa'yo yun? Siyempre, wala naman masama eh, di ba? Kung okay, ina-admire nila ako, mas okay. Kasi, at least, nagugustuhan nila ako. Kumbaga, nagiging inspirasyon din nila ako, di ba? So, ayun. Masaya din naman ako na sinusupport nila ako. So, inaabangan na lahat yung pagka-topless mo sa DOTF. May mga scene na kaya nakuha na ganun? Yung nagja-jogging pa. Actually, sila-sila pa lang nagta-topless eh. No. Hindi pa si nila. Si Marty, ako wala pa. Ay, ano ba naman ang DOTS? Siyempre, oh, nadating din siguro yan. Kasi trainee pala ako. Sila yung mga nagpapakita na katulad doon. Okay. Oh. Ayan, yung mga alpha team. Oh, pero siyempre, ready ka naman anytime, di ba? Siyempre. Para may stepping stone naman sa career ko. May level up naman. Ay. Hindi na yung pa-cute-cute. Oo nga. So, Paul, anong gusto mong ma... Kasi nagkapaganda ka ng katawan. Ilan na ba abs mo? Ilan? 12 na ba? 13 din. 13, oh. Hindi, nagpapaganda ka ng katawan and all. Kumbaga, nakikita mo yung pat mo na hindi ka talaga patwitams lang, papakyut, mag-ready ka for more mature, mag-daring, or... Para, kumbaga may iba naman po, and may stepping stone nga. Yun nga yung pinag-usapan, may stepping stone din sa career po. Mm-hmm. Kasi hindi naman pwede kung sa comfort zone mo lang, doon ka lang eh. Siyempre, as an actor, gusto ko rin po na ma-experience din lahat ng mga bawat role. Okay. So, itong sa dots, yan, action. So, dream role ko dati yan eh. Ah, talaga? So, action? So, nangyari na. Okay. O, saan, paano pag inoperang ka ng sexy role? Okay sa'yo? Paano pagka-sexy role? Ngayon kasi, karamihan ng mga actors. Topless lang. Oo, hindi lang topless. Hindi lang love scene with the girl or with the actress, love scene also with the same sex, same actor. Ganun? Oo. Pag ganun ba, nakikita siyempre, mo ba yun? Siyempre, decision na ng ni PPL yan. Ah. Pero para sa akin, okay din para, di ba, may ma-challenge naman ako sa mga roles. So, open ka for that? Open naman kasi, ano yan eh, kumbaga as an actor, yan yung sinasabi nila na talagang kahit anuman role mo na yan, kung kaya mong gampanan, alam mo sa sarili mo kaya mo, try mo para makita rin nila yung passion mo. Bongga ni Paul. O sa pagiging family lang, ang yummy-yummy ni Paul. Anong yummy feeling? Siyempre ako natutuwa ko kasi siyempre nakikita nila akong yummy o sexy kung ano man, di ba? Siyempre kasi naman yung nagpapaganda ako ng katawan, nag-gym ako, tapos walang nagko-comment, mas parang mas masakit yun. O, isa na lang last. Sa mga babae, sino yung pinaka-yummiest naman sa'yo? Yummy sa mga babae? Mm-mm. Sino ba? For me... Sa mga sexy star, parang dami. Kahit sino? Lahat sila. Hindi, maging name drop ka kahit ano. O sige, to be safe, 3 yummies for you. 3? O, 2. Nahirapa ka pala sa isa. Sexiest na lang, sexy. O sige, sexy. Ano may yummy? Sexiest para sa akin. Actually, nagsisexy ako kay Ate Jen. Ah, okay. Kasi, ano, believe din ako dun kay Ate Jen kasi sobra din yung, kahit sobrang busy siya, sobrang addict niya rin mag-gym. Gustong-gusto niya rin mag-gym. Pursigido rin siya mag-gym. So, para sa akin, ang sexiest sa akin si Ate Jen. Okay. Kasi namimaintain niya yung body niya kahit, diba? Okay, o, nandito na po kami sa Mario. Saan yung parking kaya?